DZRH, the Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZRH at nanonood sa RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Kung hindi pa ninyo napapanood ang Ballet Manila production ng Rebel, pwede pa kayong humabol sa aming last weekend performances, 8 p.m. sa August 27 at 3 p.m. sa August 28 sa Aliw Theater. Ito po ang aming pambungad na handog para sa aming 21st performance season at sana ay makasama namin kayo dahil bukod sa napakagaling na choreography ni Martin Lawrence, tampok din dito ang aming mga guest artists na sina Joanna Ampil at ang ABS-CBN Orchestra sa ilalim ng baton ni Maestro Gerard Salonga. Huwag po ninyong palalampasin ang Rebel, last two shows na sa darating August 27 and 28. Tickets are available at www.ticketworld.com.ph or through 891-9999. Samantala, sa hapong ito, isang espesyal na programa ang hatid namin sa inyo dahil kasama natin ang isang pangkat ng kabataang acapella artists na siguradong magpapaawit sa inyong mga puso. Kaya huwag kayong aalis, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng kwentuhan at musika. Kasama ang premiadong singing group, ang Acapellago. Siyang leader na nagsabi ng quack, quack. May tatlong bibi akong nakita. Ang Acapellago ay isang premiadong Filipino Contemporary Acapella Group na nag-uwi ng pangunahing premyo mula sa International Acapella Championship sa Singapore at dalawang beses na ring nanalo sa Philippine Acapella Open. Itinatag ang Acapellago noong 2012 at ang pangalan nito ay hinango mula sa salitang acapella o pag-awit ng walang kasabay na instrumento at archipelago bilang pagtukoy sa kapuluan ng Pilipinas. Binubuo ito ng limang kabataang mang-aawit na sina Michelle Pascual, Almond Bolante, Joshua Cadelinha, Ronald Allen Laderas at Ricky Gavin Laderas na pawang mga Bulakenyo. Noong 2014, tinanggap ang grupo ng Gintong Kabataan Special Citation for Music mula sa lalawigan ng Bulacan. Ginawaran din sila ng 8th Annie ng Dangal Awards mula ng magtagumpay ng pagkinatawan sa Pilipinas sa ilang international acapella competitions. Kasalukuyan din silang recording artist sa ilalim ng Viva Records. Isang malugod na pagbati ang hatid ng Art2art sa Acapellago. Magandang hapon, Acapellago, and welcome to Art2art. Hello po. Magandang hapon po. Wow, narinig na ninyo yung mga kaibigan. Meron akong apat na magigiting na lalaki at isang napakagandang babae sa tabi ko dito. So, lima ang aking guests ngayon. So, isa-isa muna tayo. Maybe from Girls First, then to my left, magpakilala muna, of course, sa mga listeners at viewers natin. I'm Michelle, the soprano. Joshua, tenor. Happy, I'm the bass. Bogart, beatbox. Almond, I'm the countertenor. And we are Acapellago! Wow, meron ding tones. Meron ding tones ang inyong ano, ha? Okay, of course, unang tanong is, kayo ba ay nag-audition para maging miyembro ng Acapellago or mga kaibigan kayo dati pa and naisipan yung magtayo ng grupo? In other words, ikwento mo sa amin kung paano natayo ang Acapellago. Nagsimula po ang Acapellago sa isang university choir, which is sa Bulacan. Mm-hmm. And then, napag-isip-isip namin na why not na kumanta kami ng try natin yung pop. Mm-hmm. Kasi almost 5 years na kami nasa choir and then... So, lahat kayo, miyembro ng choir na ito? Apo.
Ay, hindi po. Ah, hindi. Iba-ibang okay. choir iba-ibang po ang, sina- ang kinabibilangan po namin. Ah, yeah. So from iba-ibang choir, naisip ninyong bumuo ng isang choir. Pero originally po, ang Acapellago ay, ang mga member po nito ay nasa isang choir lang, uh-huh. which is sa Bulacan, sa okay. University Choir. Mm-hmm. And then, may mga time na kailangan naming mag-sub ng member. Mm-hmm. So, dito na pumasok yung si Almond, mm-hmm. si Michelle, and si Joshua. Mm-hmm. So, ang grupo okay. po ay tumatagal na ng... 4 years. Almost 4 years. Okay. Pero itong batch po na to ay... 1 year. 1 year na. So, iba-ibang batches yep. ang miyembro ng Acapellago. Okay, so since natayo ang grupo, nakailang miyembro na ba ang Acapellago? Siguro sa soprano po natin, pangalawa na po siyang soprano. Uh-huh. Sa, okay. sa tenor, pang-apat na po. Uh-huh. And then sa counter-tenor, uh-huh. pangalawa na rin. Okay. Uh-huh. Sila lang po yung original members. Uh-huh. Sila po yung founder. And magkapatid. Magkapatid. Oh, okay. So, and are you full-time professional singers or meron kayong mga day job para supportahan ng yung iba mga po sa amin, full-time na musician, mm-hmm. like si Kuya Ron. Mm-hmm. Siya po ang resident arranger ng aming group. Okay. Ako, full-time po ako sa Acapellago. Mm-hmm. Okay, si Almond din po, full-time sa Acapellago. Pero yung dalawa po naming mga students. Nakababatang kapatid, mga students po sila. Ah, so nag-aaral at miyembro din ng Acapellago. Oh, yes. Okay. So, sino ang inyong musical director? Si Happy po. Si Happy. Yeah. Happy the bass, right? Yep. The bass. Okay. And sino-sino yung maituturing ninyong mga kumbaga mga mentors o kaya idolo sa larangan ng musika? Number one po nandiyan yung ano eh mga acapella groups ng Pilipinas which mm-hmm. is The Company, mm-hmm. The Talks, mm-hmm. and then the Acapellas. Yun yung mga iniidolo namin dito sa Pilipinas. Eh. Mm-hmm. At yung mga mentor po na talagang nagpo-push sa amin na pangalagaan namin yung grupo, gumawa ng magandang musika. Mm-hmm. Nandiyan sila Mr. C. Sila Sir Monet Silvestre po. Mm-hmm. Sila mismo yung buong pamilya po ng yes. ng Kayabya, yung Kayabya family. Sobrang mm-hmm. all-out support po sila para sa, hindi lang sa Acapellago, kundi sa buong contemporary acapella society ng Pilipinas. Mm-hmm. Mm-hmm. Madami pa po kaming iniidolo eh. Yeah, like sa harmonization, when it comes to harmonization, ang idol po talaga namin dyan, Philippine madrigal singers kasi, yep. sila talaga. Diamonds. Uh-huh. Okay. Pagdating sa international, andyan po yung pentatonics. Yeah. Siyempre, pentatonics. Philharmonics. Yeah, oh, yung pentatonics, ano, fan na fan yun. Anak ko, fan na fan. Kami rin po. Kami rin po. Kayo rin, no? Okay, so, kayo ba ay professionally trained singers? As in, nag-aral talaga kayo kung paano kumanta? Lahat po kami galing sa choir eh. Pero mm-hmm. itong dalawang member po namin, si Joshua and Michelle, ay kasalukuyan nag-aaral sa... UP Diliman, mm-hmm. voice major po kami. Voice major, okay. Fourth year. Both. Fourth year na. Yep. So graduating na. 5 years po yung music eh, pag bachelor's. 5 years bang? Okay. So, walang ginagamit na instrumento pag kumakanta ng acapella. Yes, tama? Siyempre. Tama po. Lahat naman ng tao, I mean, halos lahat ng tao, meron ding mga hindi alam, ano ba talaga yung acapella? Pero, eto, walang ginagamit na instrumento, pero hindi ito ibig sabihin na lahat kayo ay kumakanta ng lyrics, di ba? Minsan, yung boses ninyo ay parang nagmimimik ng instrumento. Tama po. Tama po. Mm-hmm. Okay, so, paano ginagamit ang boses dito? Nasa pag-areglo? Opo, number one po, kailangan, as an arranger, kailangan alam mo yung ranges ng boses ng bawat members eh. Mm-hmm. Para alam niyo po kung saan ipipwesto yung mga parts nila. Mm-hmm. And then, ano ba? Pagdating sa effects. Pagdating po sa pag-imitate ng mga instruments, mm-hmm. Sama-sama po talaga kaming nag-brainstorm kung paano natin gagayahin yung gitara. Ah, so sama-sama nag-brainstorm kayo. Yes. Okay. So how long does it take for you to create an arrangement? Pag nag-brainstorm at nagpa-practice? Bali yung arrangement po namin since lahat kami galing sa choir. Mm-hmm. Madali na lang po kami mag-aral dahil nakasulat po, notated sa music sheet yung mga piyesa po namin. Siya po yung nag-notate. Ah, okay. Bali po, 70% ng work sa kanya po galing. Tapos yung 30%,
kami po nagbe-brainstorm po kaming lima kung paano pa mapapaganda yung pyesa. Opo. Pero minsan nasusubukan po namin na mag-areglo ng sama-sama. Pero mahaba yung oras na nakakain niya sa amin. So dahil ang time namin is limited dahil may kanya-kanya kaming priority, family, study. So ako na lang muna yung gumagawa ng pag-arrange ng kanta para papasa ko na lang sa kanila through email and then panikita kami, pasada na lang. So, okay. Maliit lang yung chance para mag-arrange kami ng sama-sama. Kaya, okay. Yun po, yun. Brainstorm. So, halimbawa, like ako bilang mananayaw, siguro dapat sasayaw ako mga at least mga 4 hours a day para ma-maintain ang lakas ng katawan ko. For a singer, how do you take care of your voice and how, kumbaga, how long do you practice each day para makuha pa rin ninyo ang inyong quality ng trabaho? Anybody? Yung soprano naman sa singer. Siyempre, kailangan po ng sapat na tulog, bawal po malamig na tubig, lalo na kung malapit na yung concert or gigs. Ayun po. Tsaka bawal pag magpuyat. Okay. Yeah. Tapos, tinatrain namin na maximum na rehearsal hours namin ay 3 hours lang. Kasi, ayun na siguro yung ideal. Tatlong oras. Bakit? Dapat, siguro, pag nag-exceed ka po. Hindi dapat mag-exceed ng 3 oras? Pag nag-exceed ka po, parang pagod na rin po yung sistema mo. Ah, yung boses na papagod. Yes, the rehearsal. Okay. So, how do you take care of your voice? Number one po yun, talaga, sabi ni Michelle po ay... Tulog. And then, huwag masyadong kumain ng matatamis. Lalo po, pag may mga kanta ka na full set na 1 oras, ganyan. Tubig. A day before, talagang kailangan tubig lang. Puro tubig. Tubig lang ng tubig, condition, no? Kukondisyon din niyo rin po yung boses niyo. Yun. Siguro pwede naman yung mga malalamig na tubig, bawal lang siya before and after, siguro. Bago ka kumantar. Pero uso din ba yung lagi kayong nagsasalabat or yung hot tea or something? Natural po. Ba yun? Natural po kami ngayon eh. Hindi natural. Pa po namin na-experience yung mga ganong ganong... May na-experience na ba ninyo na meron kayong gig, meron kayong performance, tapos yung isa sa inyo na wala ng boses? Yes po. Madalas. Okay. So, paano nyo ginagawa yun? I mean, paano nyo ginagawa ng solusyon? Di ba the show must go on? Yes po. Yes. Okay. Bali, last week, nagkaroon ng ganong problema eh sa performance. Ang ginawa namin, Tama. Silang dalawa nagtsaa. Kasi, yung magic tea? Kailangan nila yun. Tapos, natuloy din yung show? Yes po. Okay. Tsaka ano na rin po siguro sa repertoire na rin po, parang nire-rearrange namin yung repertoire namin. Kung ano yung mga mabibigat na kanta, medyo tinatanggal namin that time. Pero minsan po, umaabot kami sa time na kuwari yung isa hindi po talaga makakanta dahil may sakit yung kanyang boses or yung katawan. Nag-arrange kami ng song na pang-apat lang, mga ganun po. Pero pag umabot na siya ng 3 lang po talaga yung pwedeng kumanta, hindi po kami talaga kakanina. Siyempre, tsaka ang problema dyan sa acapella eh, hindi ka pwedeng mag-lip-sync, ano? Number one. Walang dayaan, ano? Okay, nakita namin sa Facebook recently na meron kayong dinalaw ng mga batang may cancer sa isang pediatric ward. Can you tell us more about this experience? Paano kayo naapektuhan sa karanasan na ito? Actually, itong mga batang pong ito sa AFP Medical Center sa Viluna. Actually, meron kaming friend from Sing Philippines Youth Choir na yung pamangkin niya is nagsasuffer din ng cancer doon. Then, parang, nung pumunta kami doon, di po namin alam talaga na meron silang event. Then, yun po, nung pumunta kami doon, parang ang dami po namin na-inspire na mga bata na iniidolo po pala nila kami. Hindi po namin alam. So, sobrang nakakatawa ng puso na gagamitin mo yung music mo na makapagpasaya ng mga batang katulad na nila. Any other sharing experience? Most memorable performance? Most memorable. Singapore po namin, yung competition po namin. Sa yung nanalo kayo sa Singapore, yes. No? Yes, first international competition po ng group. Tapos, pinalat po kami po yung overall champion ng
competition po. Wow, di ang yabang ninyo pag What was the prize? I mean, what were the, I mean, how many competitors and ilang rounds, you know? Ikwento mo sa amin yung competition experience. About competitors po, 9 competitors po sa kami po sa international category, pero pinagsama-sama po yung lahat ng categories kaya nabuo yung award na overall champion. Mm-hmm. Bale po, gold po yung nakuha ng Acapellago. Mm-hmm. At plus gold po siya sa international category. Then sa overall po, kami po yung nag-champion. Champion. Wow! Congratulations! Salamat. Thank you po. Thank you po. And of course, marami pa tayong pag-uusapan kasama ang Acapellago. Yep. Dito pa rin sa Art2art. And meron tayong mini-concert mamaya. Boy. I promise, hindi ako kakanta. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa sining biswal, inihahandog ng Association of Pinoy Printers or AP, dating kilala bilang Printmakers Association of the Philippines, ang exhibition na pinamagatang Papers and Layers. Makikita ito mula August 27 hanggang September 25, Second Floor Hallway Gallery at Little Theater Lobby ng Cultural Center of the Philippines. Bilang bahagi ng exhibit, magkakaroon ng Artists Talk at demonstration sa September 7 mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa MKP Hall ng CCP. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Visual Arts and Museum Division, Production and Exhibition Department 832-1125 Local 1504 o mag-email sa ccpexhibits@gmail.com o bumisita sa website culturalcenter.gov.ph. Bilang bahagi naman ng History Month at ng kanilang ikadalawampung taon, inihahandog ng Filipinas Heritage Library ang exhibit na pinamagatang Color in History, FHL Now 20. Makikita ito sa second floor ng Ayala Museum, Makati City hanggang September 11. Libre ang admission sa naturang exhibit. Tampok dito ang mga piling black and white photos mula sa koleksyon ng library na ginamitan ng colorized process ng Cavite-based artist na si Ivan Angkaw Bilugan. Meron ding listahan ng mga Philippine color words na tinipon ng scholar na si Felipe Prudente Santa Maria mula sa mga lumang diksyonaryo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 759-8288 Local 45 o mag-email sa asklibrarian@filipinaslibrary.org.ph. Sa musika, inihahandog ng Manila Guitar Fest 2016 ang konsertong Back from Spain, kung saan tampok ang mga gitaristang si Adric Cristobal at Rafael Ronquillo. Mapapanood ang libreng palabas sa August 22 alas 5 ng hapon sa SGV Conference Room ng Asian Institute of Management, Makati City. Kasalukuyang tinatapos ni Cristobal ang kanyang pag-aaral sa ilalim ng Spanish guitar na si virtuoso Francisco Bernier sa Conservatorio Superior de Sevilla. Nagtapos naman si Ronquillo ng kanyang master's degree sa Conservatorio Superior de Musica Oscar Espla de Alicante, kung saan nag-aral siya sa ilalim ni Professor Ignacio Rodes. Usapang sining at kultura para sa lahat, kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art2art. Kasama pa rin natin ang limang kabataang mga awit na bumubuo ng Acapellago. Okay, meron ba kayong mga upcoming shows or performances na regular na maaari kayong puntahan para mapakinggan ng live? And meron na ba kayong recording contract? Ano, what's it like as a member of Acapellago these days? Actually, this coming September, meron po kaming Dumaguete show and we're planning to have an album na this coming September. Woo! Din po. Wow, so may album kayong lalabas this September? Yes. Abangan po nila yan. Exciting yan. At saka po sa December, in-invite po namin sila na supportahan kami ng mga Filipino community sa Singapore. Meron po kami show sa Esplanade this coming December 9, 10, and 11.
Inggit naman ako, may Esplanade performance kayo. Matagal ko nang gustong dalhin ng Ballet Manila sa Esplanade. Naunahan ninyo kami. Okay. Siyempre sa para gustong kumontak, para imbitahin kayong mag-gig, saan kayo mahanap? Facebook? Yes, pa. Pwede niyo pong i-check yung Facebook namin para i-check yung schedules namin, or gusto nyo kaming i-invite sa mga events po ninyo. Ang Facebook po namin ay facebook.com/acapellagoofficial. Meron din po kaming Instagram. Yeah, at acapellagoofficial. Meron din po tayong Twitter. At acapellagoofficial. Yes. At maraming salamat po Creative Lab Singapore para po sa aming in-air monitors. Maraming salamat po. Doctors Erwin and Mahala Mateo Maborang ng Derm Doctor. Maraming salamat. Okay. So, syempre kanina nang gaya ng nasabi ko kanina, napangakuan natin ang mga tagapakinig na mapapakinggan nila kayo a cappella. Ang Acapellago. So hindi natin makakalimutan 'yan. Can you give us first a rundown ng iyong mga kakantahin? Ano kakantahin? We will have this viral song, Tatlong okay. Bibe, na nagpasikat sa amin. Okay. And isang classic na, ay mga classic songs na Yakap sa Dilim at Kahit Maputi na ang Buhok Ko. Okay. Kaya, heto na sila para gawing mas makulay at mas masaya ang ating programa, ang premyadong mga tinig ng Acapellago. Siyang lider na nagsabi ng may tabibay akong nakita. Matabas at mapay mga bibe, ngunit ang may pagpaksari ko na yung isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang lider na nagsabi ng tayo na sa ilog ang sabi. Kumending ang mga bibe, ngunit ang may papasali ko na yung isa. Siyang lider na nagsabi, siyang lider na nagsabi, siyang lider, siyang lider. Thank you.
sa kama. Sabi natin sarap ng pagsasama. Sa ating pag-ibig tayo ay umasa. Bago tayo magkayaka. Sa dilim. Champion. Talagang ako yung witness. Walang instrumento dito sa studio. Ang narinig nyo ay talagang boses ng limang magigiting na kabata ang nasa harap ko ngayon. Ang Acapellago, ladies and gentlemen. And of course, actually, napaka-interesting ng evolution, no? Yung acapella sa Italian ay in the manner of the chapel. So from choir singing sa loob ng simbahan, nag-evolve na at ang acapella ay ngayon ay pop na. Yep. So talagang, of course, we wish you all the best. Sana mas marami pang mga gold medal at championship ang makuha ninyo. And of course, yung inyong recording na dadating. Again, Facebook, Twitter, Instagram, follow you. For all the news on Acapellago, correct? Yes. Okay, thank you again. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.